Lipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mami na mahal, mga kapatid, paano nga ba tayo nagbibigay at paano tayo tumatanggap? Ito ang mensahe ng ating mga pagbasa sa umagang ito. How do we give and how do we receive? Paano tayo nagbibigay? Paano tayo tumatanggap? Tayo ba'y nagbibigay ng bukal sa ating kalooban? O nagbibigay lang tayo dahil hindi na natin kailangan? Ang minamahal na mga kapatid, ang tinutukoy dito, hindi lamang pera, ilang salapi. Maraming bagay ang pwede nating ibigay at paano natin ito ibinibigay. Ang ating oras, ang ating talento, paano natin ito ibinibigay? Paano natin ito ibinabahagi sa ating kapwa? Ito ba'y dahil sobra lang sa atin? Isa hong example. Minsan ho, merong lumapit sa akin, Father, bakit ho ganun? Ako ho na may araw-araw nagsisimba. Bakit ho parang hindi dinidinig ng Diyos ang aking dasal? Tinanong ko ho siya, paano ka ho nagsisimba? Sumagot naman ho siya, ako yung nagsisimba, hindi ako pupunta ng simbahan. Sabi ko ay, pag kayo ho'y sumisimba, kayo ho ba ay nakikinig ng salita ng Diyos? Bay, oho. Kaya nga lang ay pagmisa ko'y nakakatulog. Ay kayo ho ba, pag sumisimba, ay bukal ba naman sa inyong loob? Eh, pagminsan nga ako ay napipilitan. Pagminsan nga ako ay pinipilit lamang. Mga minamahal, mga kapatid, paano nga ba tayo nag-aalay ng ating oras para sa Diyos? Hindi sapat na sabihin natin, ako'y palagi nagsisimba. Ako'y palagi sa simbahan. Lahat ho ng dambana ay aking napuntahan. Lahat ng shrine ay aking na hong napuntahan. Oo, napuntahan mo. Pero ang tanong, paano mo ibinigay ang iyong sarili? Bay, ako'y nakapunta na ho dyan. Dami ko nga hong picture. Ay, ang tanong, paano ka nagdasal? Paano ka nakapagbigay sa Diyos ng iyong oras, ng iyong sandali, ng iyong pagkatao? Mga minamahal na mga kapatid, yan ang tanong. Katulad ng ating napakinggan sa ating mabuting balita, kitang-kita naman, siyempre, mas malaki yung binibigay ng mayayaman doon sa templo. Pero alin o sino ang mas kinalugdan ng Diyos? Yung babaeng balo na nagbigay ng dadalawang kusing. Bakit? Sapagkat sa kanyang pagbibigay, ibinigay niya ang lahat. Sana, ganun din tayo. Pagsisimba pa lang yan, pag tayo nagsisimba, binibigay ba natin lahat? Pag tayo nagdarasal, binibigay ba natin lahat ang focus natin sa Diyos? Baka tumunog lang ng kaunti yung ating cellphone. Nako, bunot na. Sira na agad. Nawala na agad ang focus sa Diyos. Ganun din sa ating pagtanggap ng biyaya. Paano tayo tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos? Sapagkat sa ating unang pagbasa, ating napakinggan, sina Daniel, inaalok na ng hari, ibibigay ang pagkain mula sa lamesa ng hari. Ibig sabihin, masasarap na pagkain. Pero anong sabi ni na Daniel, hindi ho namin kayang labagin ang utos ng Diyos. Ganun din sa ating pagtanggap, ano din ang ating attitude sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ang daming biyaya, alin ang ating pinasasalamatan? Baka yung malalaki lang na biyaya, yung mumunting biyaya ng Diyos, hindi na natin pinasasalamatan. Mga minamahal na mga kapatid, dalawang bagay. Paano tayo tumatanggap ng biyaya at paano tayo nagbibigay ng biyaya? Sana palaging bukal sa ating kalooban. Sana palaging nagmumula sa ating puso sapagkat ang Diyos ay nagbibigay
at tumatanggap ng ating ibinibigay na nagmumula sa kanyang puso. Pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, yan pong ating ipagdasal. Panginoon, sana nga po kami makapagbigay ng mula sa aming puso at kami tumanggap ng mula sa aming puso. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog